Grabe. Mga kahoy. Nagising lang namin, investigation kami dito sa Oriental Mindoro. So, ayan. Grabe ang ingay ng kasama namin kanina, natutulog. Parang pila. Paano na? Hindi na makatulog si Tulik kay Karasain kasi nga, sobrang ingay. Parang pila at maganda pag natulog na nag-uragok. Oh, grabe, pag nakatulog yun si Karasain, maingay ba nagay mga tulog? May paa. So yun guys, update kayo namin kayo para makarating kami ngayon sa Batangas. Where are you, Batangas? Dinanas ng bagyong ano bang bagyo yon? Tignan nyo ang nangyari. In 200 meters, turn left. 200 meters. Ano kaya? Meters. Hindi naman po talaga totally win na gumuho. Oh. Tama. Video 'yan. Diyan may binabantay ako dito. Anong bagyo po yung dumaan? Christine po. Ah, yung Christine. Oh. Medyo nag-galang alam po te, yung di ba yung ilog na nadaanan nyo? Opo. Hindi gumuho yung lupa doon na ano, tsaka yung mga ilang punong kahoy na tubag na ano, sa kalsada. Ibig sabihin po yung mga bahay doon lubog talaga ng lupa? Hmm. Hindi naman po mismo yung lubog. Ang ano lang ho, yung nagsabay ang galing ng taas ng tubig dito, dito dumaan bago yung ilog na umapaw. Kaya pala. Kaya pala ang daming puno na ano. Pero ang simbahan naman na ayos din naman po na dami. Saan ka sir? Sa ano namin? Ah, parking po. Opo. Magkano ba parking? Wala po. Sa inyo na yan po. Andi lang sir. Andi lang. Magkano ba? 30 po sa family. 40 naman po sa wifi. Sa family. Maral! Ako mo muna tayo ni KRJ! Sa Manila ako. Ayun mo na yun. So nagba ano kami? Parking kami dito. May lima ako. Ilan po ba sir? Ay, isa lang. Ay, dalawa po. Dalawa. 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 Dalawa.
Ito po yung sa family. Opo. Sa wishing po. Ano po? Sige po, salamat. Sige po, salamat. Sige po, salamat. Sir, ng mga souvenir ko ba? Kaya mo rin ba ito? Sige po, alam ko mga guys, so, may mga souvenir dito. Naganda. Simbahang bato. Ayan, simbahang bato. Picture. Hello po, welcome po sa YouTube ng Mindoreñong Mangyan. Panibagong vlog po tayo ngayon dahil bibisitahin natin ang isa sa sikat na simbahan dito sa Batangas City na talagang dinadagsa noon pa man ay talagang dinadagsa yung simbahan na to. At muli nating makakasama ang team ng Mindoreñong Mangyan, si Tony tsaka si Chris. In 150 meters. Ito ko guys. Tsaka yung kuya ko si Ryan. Ayan, samahan nyo kaming pasukin at ipakita namin sa inyo yung kalagayan na ng simbahang bato. Kung ano na nga ba ang nangyari sa simbahan na to dahil nga sa dumaang bagyo na si Christine ay nanalasa dito mismo sa Laurel, Batangas. Ayan na guys, nandito na tayo sa simbahang bato sa Laurel, Batangas. Grabe, dun pa nga lang sa unahan kanina talagang nakakalungkot na yung nangyari dahil nga mismo makikita mo yung bahay talagang may mga lupa na nakatambak. Yun yung mga tumabon. Hi guys, papasok na tayo dito sa isa sa dinarayong simbahan. Grabe, sobrang tagal na daw po pala itong simbahan na to dahil talagang marami rin naniniwala o pinaniniwalaan na nagmimilagro itong simbahan na to. Kaya tayo ay magwi-wish, bumili tayo ng for family tsaka wishing. Yan. Siyempre, i-wish din natin yung mga viewers natin na laging ligtas sa kanilang mga trabaho. Ako lang. Sabi ni Tune, akyatin niya daw yung taas. Ay, sumenduro lang yan. Ayun o eh. So marami pa rin talagang pumupunta guys. Mabuti na lang, hindi siya talaga... Ano, kayo no? Ay tayo, gandang maga po. Merong mga kainan din pala dito. So nandito na tayo guys, ang dami nila mga souvenir dito. Souvenir. Meron na po. Kabili na po. May mga souvenir guys oh. Oh, simbahang bato. Guys, nandito na tayo ngayon sa simbahang bato. Grabe, ang ganda. Akweba siya no. Alam nyo ba, ang simbahang bato na to ay pinaniniwalaan talaga na nagmimilagro. Guys. Tara, pasok tayo. Ito na guys, simbahang bato. So pagbungad mo pa lang dito, makikita mo na yung malaking baliti na natumba. Grabe oh, sayang, ganda sana kung hindi natumba. May mga halaman naman. Ayan, shoutout po sa mga taga Batangas. Nandito po ang team ng Mindoreñong Mangyan. Guys, so ang galing. Ang ganda pala dito. Grabe. Parang may mga mukha. Pakita muna natin dito sa kabilang side guys. Tingnan nyo. I-wish natin mamaya yung mga ano natin para matupad. Guys, sabayan nyo kaming mag-wish sa lahat po ng viewers natin na nanonood ng Mindoreñong Mangyan. Mag-wish po kayo para matupad yung ating mga kahilingan. Galing no? Mama Mary. Tingnan mo to.
may mga mukha yung bato nino. Ayan oh. Guys, tingnan niyo yung mukha na yan. Kakaiba. Grabe. Ang ganda. Ha? May pulot daw. Ayun oh. May pulot sa taas. So, first time namin nakarating ng team dito sa tinatawag na simbahang bato. Medalyon. Te, magkano yung ganito? 60 po. Okay, chain pa. Naman, boss. Kitchen. Bilay ba ako na ito, boss? Oh. Para makadyos din ako. 150. 130, maybe. Ganda. Kainit man. Magutom ako ito eh. Ito maganda oh. Pang ano? Kitchen yan. Mamaya. So, ilibot muna namin kayo dito sa simbahang bato. Bago tayo tumahak. Doon tayo ni Ote at si Mama Mary. Guys, tingnan nyo. Talagang nasira pala talaga. No? Ito na ngayon yung kalagayan ng simbahang bato dito sa Laurel, Batangas. Tingnan nyo. Itong parts na to ay nasira. Yan, tutaling hindi talaga siya nasira. Kumbaga natibag lang siya. Di ba? Pero buhay pa rin si Jesus. Pero si Jesus, buhay pa rin, tinan nyo. Yan si Jesus guys. Pakita ko dito sa kabilang side. So, kung mayaman lang ako, talagang tumulong na rin ako sa kanila. Dahil doon pa nga lang sa unahan, meron ng mga humihingi ng tulong. Dahil nga sa kalagayan nila. Ayan. Ayan yung taas. Ha? Tsaka yung ano, may mukha. Ayan ang may mukha. Guys, makikita nyo, may mukha, may bibig. Diba? Para siyang si Jesus. Diba? So, dito tayo sa kabilang side. Guys, pwede kayong mag-wish dahil isa ito sa pinaniniwalaan talaga na tumutupad ng kahilingan. Wala namang masama kung mag-wish tayo, diba? Tingnan nyo. Mama Mary. Siyempre, ipipray natin lahat ng viewers natin sa Mindoreñong Mangyan. Sa lahat po ng makapanood ng video na to, ipagpipray po natin na maging ligtas sa araw-araw at magkaroon ng magandang buhay. Ayan. Maghawak tayo. Ha? Yung kaulan eh, yun ang bumagyo. Nabasa sila lahat. Lahat sila nabasa. Tingnan mo. Ano to? Uling. Uling nakadikit. Naputol na yung kamay ni Mama Mary. Uling ba yan eh? Parang uling. Bato yata. Hello po. Ingatan niyo po kami sa aming pagbablog araw-araw. So, eto na yung simbahang bato o kuweba. Grabe oh. Kung mapapansin mo, may mukha talaga. No, may mukha. Ayan oh, may mukha talaga guys. May mata, may bibig. Ang daming paniki. Ang daming paniki oh. Ayun ang paniki oh. Ayun. Ang kapal ng paniki guys. Galing ng pagkahulman nito no. Ha? Para? Sa mga paniki, dumi ng paniki. Ah, nilagyan ng salo. So, sa lahat po ng viewers na hindi pa nakakapunta dito, punta po kayo. Dahil talagang napakaganda, sulit na sulit. Simbahang bato talaga siya. Yan. Marami na rin po ang natupad yung mga kahilingan dito. Napanood ko na rin po yan sa mga vlogs dahil nakikita ko sa mga vlogs, yung mga ini-interview nila ay natutupad talaga yung kahilingan. Nay, sindi mo na yung kandila.
Magsisindi kami guys ng kandila, nag-wish, magwi-wish tayo. Sabay-sabay na ba? Oo. Sa family yan, tsaka yung wish. Tinutusok, yan. Ito yung... wishing candle sa akin na. Yan, mag-wish ka sa family. Wish natin to na maging ligtas tayo sa ating mga lakad, sa mga biyahe. Ingatan tayo ng puong may kapal sa mga viewers natin. Yan, ingat po tayo lahat. Wish natin yan. Sa family naman natin, patnubayan tayo at ingatan tayo palagi. Na may patuloy at gabayan tayo ng mahal na Panginoon. Maging maganda yung ating healthy. Yan. Yan guys. Siga. Bumili ka? Guys, kung napapansin nyo guys, tingnan nyo yung bato dito. Kulay itim. Itim, parang uling. No? Ano, carbon? Ah, ibig sabihin, carbon to. Carbon pala to guys. Ayun o, carbon. Carbon siya. Ibig sabihin, binabalutan itong simbahan na to ng carbon, di ba? Yan na yung dalawang magkapatid. Nagwi-wish na sila. Wish natin yung mga patuloy na sumusuporta sa atin. Nagabayan sila. Ingatan. Ilayo sa anong mga karamdaman o sakit. Guys, sa lahat po ng viewers natin, pwede po kayong mag-comment ng inyong wish para sabay-sabay pong matupad yung ating mga kahilingan. Bago kami umuwi ng probinsya, talagang dinaanan namin itong simbahang bato para sulit na rin. Para mapanood nyo, para ma-update kayo kung ano na nga ba yung kalagayan ng simbahang bato. Open na po ang simbahang bato guys. Pwede na po kayong pumunta. Ayan. Napansin-pansin talaga yung dun sa taas ng ano. May carbon. Diba? Siguro mamaya to may simba. Ayan. Yung mga kandila. Ayan guys. Ang ganda guys ng simbahang bato guys oh. Ayan yung taas. Ayan naman yung kabilang side. Parang may muka naman. Parang may mga muka naman yung mga bato dito. Kuweba talaga siya. Tapos may mga itim na carbon. Hindi naman pala totally nasira. Kasi yung iba kadalasan nakikita ko sirang-sira. Siguro nung time na binagyo ito, talagang madumi. Pero ngayon talaga ay okay naman ang kalagayan ng simbahang bato. Ayos naman siya. Totally ang masasuggest ko, punta na po kayo dito dahil napakaganda ng area. Baka sa ano, loob. Sabi ni Tony, para daw siyang may kuweba. Titan mo dun oh. Pinakapinto niya siguro. May kuweba siguro yan. No? Kaya kung mapapansin mo pag nandito ka talaga, yung mga mistulang mukha ng bato na may butas. Ayun oh. Toto ko guys ah. Yan. May mata. Diba? Dalawang mata yan. Ayun ang mata. Tapos to ito mata. Diba? So ayan ang team. Medyo pagod at nagpapahinga. Nakapag-wish ka na ba ng jowa mo? Eh?
Mga carbon nga lahat yan. I know, mga carbon. Mga carbon talaga siya. Ano kayang maipapaliwanag nyo guys? Bakit may mga carbon yung bato? Ang lalaki. Yung itim na yan, carbon yan. Yan, carbon yan. Yan, carbon. Pagdating mo dun sa taas, yan sa taas, carbon uli. Pagdating mo dito sa gitna, meron siyang carbon uli. Ayun ang napakalaking carbon. Yan, nakasingit, malaking carbon. So nakita nyo naman yung kalagayan ng simbahang bato kanina. Dun pa lang sa bungad ay talagang nanalasa na talaga ang bagyong Christine. Nakausap nga natin si kuya kanina ay hindi naman daw totally nasira yung simbahang bato. Namimili sila ng mga souvenir. Yan. Dito tayo. Talagang nakakalungkot lang ang nangyari dahil sa pananalasa ni bagyong Christine. Kung nakita nyo doon kayo na sa kabilang side ay sobrang ano, tambak ng mga lupa. Talagang sira talaga. Natabunan na. Grabe. Iba talaga yung bagyo pag nanalasa. Kaya lahat po tayo ay mag-iingat dahil hindi natin alam kung ano yung kayahantungan natin. Pag-pray po natin palagi ang ating pamilya. Siyempre, lubos tayo magpapasalamat kay God sa palaging pagbabantay sa atin sa pang-araw-araw. So paano guys, kung ikaw ay nagandahan o nasihan sa pag-explore namin dito sa simbahang bato dito sa Laurel, Batangas, comment naman po kayo kung ano yung naramdaman nyo, kung ano yung nakikita nyo dito sa tinatawag na Laurel, sa tinatawag na simbahang bato dito yan sa Laurel, Batangas. Yan guys, ang simbahang bato. Ang laki, ang ganda. Saka malinis naman guys. May CR sila. Ayan ang CR nila. Oh. Diba ang ganda ng CR? Ang ganda yung CR nila. Yung taas, ang ganda. Sulit yung punta mo dito guys. Ayan, ang dami pang pumupunta. Talagang dinadagsa to tuwing Linggo. Talagang pinaniniwalaan, talagang nagmimilagro daw to itong simbahang bato na to. Libot ko lang kayo. Panoodin nyo na lang guys. Ganda ng mga bulaklak oh. Yung mga bulaklak. Gaganda. So ito pala yung kasaysayan ng kasaysayan ng simbahang bato. Ayan guys, nabasa nyo na po ba ang history ng simbahang bato? Anong binili mo? Anong binili mo? Hindi siya ma-hold up mamaya, tapar ko. Ako ma-hold up ko, may ginto. No guys, karasay. Hindi mo So guys, hanggang dito na lang po yung vlogs ng Mindorinyong Mangyan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at suporta dahil narating namin itong simbahang bato. Hindi po namin mararating to kung hindi po dahil sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa YouTube ng Mindorinyong Mangyan.